Hello mga lalabs! Kamusta kayo? Ito, papunta ako ngayon sa aking kuya, sakay ako kay Bilar sa aking taxi. So, it's a special day today kasi birthday ng aking kuya. Okay, so pupunta kami. Nag-taxi ako kasi wala pa si daddy. Naka-duty pa siya, pauwi pa lang sila. So, gusto kong sorpresahin ang aking kapatid, ang aking kuya. So, ayun, may dala kaming pansit. And then, dadaan kami ni Bilar sa bilihan ng cake. Cake, that Bilar. You see Bilar, that one, the blue ribbon? We can make like that, okay? So, ayun, dadaan kami sa bilihan ng cake. Bibili kami ni Bilar para meron kaming pang surprise. So, samahan nyo ako na isurpresa ang aking kuya. Kasi, mga lalabs, alam nyo, lalabs ko ang kuya ko. Kaya lang, hindi ako ganun ka-expressive na tao. I think it's closed. Wait, mga lalabs, magsasala. Kailangan kong makahabol. Sana papasukin pa ako. Parang hindi na ako makakapasok, mga lalabs, kasi sarado na. So, ayun, sarado na. Hindi na kami makakabili. One cake, please. Cake. Ha? Ana shugul. Ana shugul. Ayun. Opo nga kuya eh. Nakikiusap lang ako kasi bibili lang sana ako ng cake. Ako nga din eh. Ito. Hena? Kuya, alika. Kuya, please, we need to buy two cakes. Because and we... One? Both here and another brands. Uh-huh. It's one two-day renovation. Tomorrow. Which one? Day after tomorrow we'll open this branch. This is for renovation? I have only 2 days. No, but I saw a cake inside. No. No PC, no here, anybody sells them. We are all done. Uh-huh. But it's also closed, the other one, maybe. Not closed, that one. It's Allah. In the near of the signal. Yeah, I know. I go it there. But it's prayer time, not yet. Not yet, no prayer time. So, shop is open now. It's still open? Yeah. Okay, thank you. Sarado din natin? For renovation daw sila. Hindi pa naman sala eh. Kailangan mong bumili? Ha? Magkailangan mong bumili ng cake? Ito yung mga cake. Ano? Ha? Bilar! It's close. Only the other one. But not sala yet. The other one is open. Oo, alika. Sakay ka na. Wait ha. Bayan. Doon ka. Kuya, no. Kuya doon. Sa una, kuya. Oo, baka mamushkila tayo. So ayun, unfortunately mga lalabs, yung pinuntahan namin na bake shop is for renovation. Ayan, nakasabay ko pa si kuya, si Kabayan. Isinakay ko na sa taxi since kami dalawa ibibili. Oh. So ayun, malapit lang naman sa may stoplight. Sana abutin namin. Hindi pa naman sala mga lalabs. Kuya, shout out kuya, nagba-vlog kasi ako. Hello. So ayan, sinama ko si kuya, sumakay siya dito sa aming taxi. Sana hopefully abutin pa namin. So ito, mga lalabs, yan yung military hospital. Diyan yung una kong pinagtrabahoan dito. Nagtrabaho ako diyan for less than 6 years. Ayan, kung makikita niyo may mosque na yan. Diyan yung opisina ko dati. So, ayun, nung pumunta ako dito, sobrang payat ko pa. Naalala ko talaga nung na-culture shock ako nung una kong punta dito. Ayan, mga lalabs, nakikita ko open yung blue ribbon. Bilar, don't fight, ha? Don't fight, let him. Because she's a lady. Nakikipag-away itong aking... Okay, Bilar. Shuya, Bilar, lalabs. Okay. Let's go. Walang problema. Yeah. So ayun, bibili na kami dito. Salamat sa Lord at naabutan namin na open. Hallelujah. Siguro yung cake hindi ko napapangalanan kasi nagmamadali din si Bilar. Boss,
Hindi ko talaga alam ano bang cake ang gusto ng kuya. Kuya! Ay, kuya. How much is it? Kuya, magkano po dito? Diyan mag-cake 60 po. Ah, sige, kuhanin ko kuya yun. Last call, please po, tara! Bye! So, ayun mga lalabs, nandito po ako sa Blue Ribbon. Yun si Bilal. Ayan, malapit na magsala kaya kung mapapansin nyo, medyo nagpapanik na yung mga tao. So, ayun, nakabili ako ng isang yema cake for kuya. Ayan. So, ayun, tingnan yung mga lalabs. Oh, may halo-halo. Halo-halo. Ito yung Blue Ribbon. Okay. Doon yun. Ayan. From here, makikita nyo yung Prince Sultan Military Medical Hot City. Before siya is Riyadh Military Hospital. Makikita nyo. Ayan. Ito ang Riyadh. Ayan. Si Bilar pa uli-uli sa labas. Sobra na siya nagmamadali. Sige, mapila mo pa ng data dito. Ah, sige po. Bye, Emma. Wait lang mga lalabs, nakaano ako, nakapila ako sa counter ngayon. Kuya, one yema cake plus eto. Opo. Ay kuya, ah, shout out daw si kuya mga lalabs. Oh. Hello. Ano na kuya, diretso na. So, ayan. Asa na si cake? Kuya, ingat ka ha. God bless po. Oh, welcome kuya. Kuya, pwede ko nang kuhanin? Bayad na po. Oh, sige, thank you. So, ayan mga lalabs, meron na tayong surprise gift para kay kuya. Kuya, makikisuyo ha. Salamat po kuya. Thank you, thank you, thank you. Let's go, Bilar. Salam. I'm good. Hi. Yeah, yeah, brother, I am vlogging. You want to say hi to my friends in YouTube? So, ayun. Wait, Bilar, maybe it's not... Okay. So mga lalabs, ayan, may cake na tayo. At saka meron ng Pepsi si kuya. Oh, hindi niya alam. Hindi niya alam na namin nito. Plano talaga namin. Wala siyang alam. Ang alam lang niya is may pupunta ako, may dadalhin ako. Tapos, before ako umalis, tinawagan ko na siya. Sabi ko, huwag na huwag nilang tatawagan ang phone ko. Kasi nga, nag-video ako. And then, si Bilar ang tatawag sa kanya kapag nandun na kami. So, ayan. Alam nyo mga lalab, si Bilar, since pumunta ako dito, siya na yung driver ko. Kaya parang tatay ko na ito. Kaya minsan kahit sinisigawan nito ako, okay lang. Kasi parang tatay ko. Natumanda na nga ako. Bilar, say hi to my friends. So, ayan. We're on the way na. So, ayun. Mga lalab, si kwento ko sa inyo.
special itong ano na to, itong day na to kasi birthday ng kuya ko. Kasi si kuya kasi yung ano, si kuya yung taong mahal ko, pero hindi ko ma-express kasi ewan ko, hindi siguro ako ganun ka-expressive talagang tao. And at the same time, before hindi pa kami kasi pasaway ako eh. Sobrang pasaway ako, and then si kuya yung tumayo na tatay namin. Na bata pa lang kami, nandito na si kuya sa abroad, nag-a-abroad na siya hanggang sa hindi na nga talaga siya nag-asawa. Hanggang sa ngayon nag-a-abroad pa rin siya mga lalabs kasi ayaw niyang tumigil. Ayaw niyang tumigil. Mga lalabs, ayan oh, dito yung dun dito, yun sa ano, yung place where ano, yung vaccination ng COVID-19 at the back of this hospital nga. Yan, dyan ang papavaccine ang mga tao. Yan. So, ayan. Balik tayo kay kuya. Siya yung ano, tumayong kuya namin. Pero, hindi siya yung panganay namin kapatid. Pero, siya yung kapatid na ano, strikto. Sobrang strikto yung kuya ko. Sobra. Alam mo yun, na ang daming beses na niyan akong pinagalitan. Pero, kahit pagalitan kanya, hindi mo siya pwedeng hindi mamahalin. Kasi nga siya yung tumayong tatay namin eh. Amen. So, talagang sobrang special siya sa amin. Tapos, gusto ko na nga so far na umuwi si kuya. Kaya lang, ayaw naman niya. And then, sa Philippines kasi, kung mag-stay siya doon, hindi na sanay yung sistema niya. Tapos nga, na-enjoy naman niya dito. Madali naman yung trabaho niya sa medical records siya sa hospital. So talagang nai-enjoy naman ni kuya. At saka lagi kong sinasabi sa kanya na kuya, kapag uuwi ka, mananda ka doon eh. Alam mo naman si kuya, ayaw din yan siya tatanda. So ayun, sobrang napakamatulungin ng kuya ko, na yung siya yung tao na ano ba yan, naiiyak ako? Ano ba yan? Nagba-vlog ako, tapos iiyak ako. Hallelujah. So, kasi ano eh, kapag kasi totoo yung sinasabi mo, di ba, nakakaiyak mga lalabs, ano? So, Bilar, are you okay? What happened to you? No, I'm vaccine finished. Ha? And last night, I got the vaccine. Ah, you got the vaccine last night? Okay, very good, very good. That's very good. It's normal. Don't be scared, okay? It's normal. Do you have Pebadol? Yeah. Oh, you drink Pebadol. Okay, it's normal. Keep working, okay? So, yun mga lalab, sabi ko nga naiiyak ako. Buti na lang ininterrupt ako ni Bilar kasi nga talagang umiiyak na ako. Kasi yung kuya ko talaga, siya yung tao na alam mo yun, na kahit wala na siya, na kahit last na niya, ibibigay pa niya talaga sa'yo. Siya yung gano'n, siya pati yung tao na kapag nagbigay, hindi niya... Wala na, hindi ka na niya, ano, wala lang. Kaya nga, naiinis din ako sa kanya kasi minsan, wala na kasi siya eh. Tapos, gagawa pa rin siya ng paraan para, basta nakakainis din yung sobrang kabaitan. Diba? So, ayun, wala tayong magawa kasi ganun talaga siya eh, mabait siya eh. Pero minsan, sinasabihan ko rin siya na huwag masyadong mabait kasi nga, kailangan din niya naman niya sa sarili niya. Kailangan din niya na mag-ipon. So far, ano naman, nakapagpagawa na rin si kuya ng bahay niya, no? Pero yun eh, yun na yung kaligayahan ni kuya na nakakapagbigay siya lagi. Nakakapagbigay. But iniisip ko lang na sobrang tagal na laging siya bigay ng bigay. Sabi ko nga, mga lalabs, kung meron lang ako, kung talagang nag-uumapaw na lang talaga yung blessings ng Lord sa akin, ano na lang siguro, talagang uuwi na lang siya, tas doon na lang siya, mag-enjoy na lang siya sa, ano, mag-farming na lang siya, ano. But, yun naman nga, nai-enjoy naman pa rin ni Kuya yung stay niya dito, masayang-masaya naman siya. And praise God, sabi nga is kapag talagang cheerful giver ka, talagang ibinabalik naman ng Lord yung ano, yung blessing. So in return naman talaga na ibinabalik sa kanya, at saka ang saya ng buhay niya, no? Hindi mo siya makakitaan ng mga yung mabigat na problema. Yun naman in return yung blessing na ibinabalik ng Lord sa kanya, ano? So ayun,
ano nga sasabihin ko. Nagkamali ako kasi hindi ko na ibigay kay Bilar yung aki, yung number ni Kuya. Ano ba yan? So, mga lalabs, ito medyo malapit na kami. Malapit na kami. Ano pa bang ikukwento ko sa inyo? Ay, ito. Itong dinadaanan namin. Ito yung daan papunta dun sa aking trabaho na previous. So, ayan. Tawag nila dito is Malas area. So, ang oras dito ngayon, mga lalabs, is 6:04 in the evening. So, malapit na uli yung prayer time. Dito sa Saudi Arabia, mababait ang mga tao. So far, kahit saan naman tayo pumunta, di ba, mabait naman ang mga tao. Depende din lang yan sa pakikisama natin. So, kaya nga, di ba, kaya itinuturo sa atin na saan man tayo pupunta, lagi tayo magbabaon ng maraming pakikisama. Give and take lang yan. So, yun, Herfy. So, ayun. Papunta ko ngayon. Itong area na ito is Malas area. Malas area. Yung kay Kuya is Rabwa, Al Rabwa. Still on the road, walang kaalam-alam si Kuya. Naalala ko mga lalabs nung mga bata pa kami, ano? Ang dami namin, na-advance kami sa school. Kasi alam mo itong Kuya ko, hindi ko din ito minsan naintindihan talaga. Hindi naman siya nag-aral sa ano, sa mga exclusive schools. Pero napakatalino niyan. Alam mo ba, sobrang yun ang isa sa kinaka-proud namin sa kanya. Sobrang talino ng Kuya ko. Na parang ang dami-dami kong natutunan sa kanya na hanggang ngayon kapag na may mga words na kapag nabanggit is ang Kuya ko yung ano, ang Kuya ko yung naaalala ko. So, ganun siya katalino. Napakatalino. So, ayan. Mga lalabs, masira yung bag ko. Saglit lang. Akin lang i-fix, ha? Kasi, sige na lang. Mamaya na lang siguro. Later ko na lang i-fix. So, ayan. Yan lang ang nakayanan namin, Kuya, ha? Wala pang mapipulos pa si Octi. So, ayan. Medyo malapit na kami. Medyo malapit na kami. Labs minsan naiisip ko mag-aral ako mag-drive kasi ano parang gusto ko na lang mag-Uber sa dagdag income. Alam niyo, hindi lang kasi alam ng mga pamilya natin sa Pilipinas, ano, kala nila kapag nasa abroad ka, ang sarap ng buhay. Ang hindi nila alam na hindi tayo tumitigil ng kakaisip kung paano tayo kikita ng pera. So, ayun. Yun nga. Dito nga kung ano-ano, nagbebenta-benta ako lahat. Kasi hindi ka lang pwedeng umasa sa ano, sa trabaho mo or sa trabaho ng asawa mo or sa income lang from your job. So talagang ano, praise God naman na nandun lagi yung gustong-gusto ko, lagi nagtitinda ako. Kaya nga pag nauubos yung puhunan ko, ayan, umuutang ako kay Kuya para napaparol ko. So ayan, medyo malapit na kami. Medyo lang, pero malayo pa. Ang katotohanan ay malayo pa.
ganyan yung Saudi Arabia, mga lalabs, no? Ganyan lang, kasimple yung buhay dito. Hindi katulad sa atin sa Pinas, mausok. Kung makikita nyo, oh, hindi mausok ang ano, ang mga sasakyan. Ayan, enjoy nyo lang ang aming biyahe ng aking driver. Buti ngayon, mga lalabs, alam nyo, 3 days ago, grabe yung ano, yung sandstorm dito. Sobrang dilim, napaka-grabe yung sandstorm. So, ngayon, ano, medyo clear na, pero ano, mapifeel mo pa rin na yung dust talaga. Dusty pa rin. Okay. Alam nyo mga lalabs, napakaganda ng Riyadh. Kapag ganitong gabi, ang ganda ng Riyadh. And talagang, ewan ko, minahal ko na yung lugar na ito. Minahal ko na. Sabi ko nga, kung madadala ko nga lang dito ang nanay ko, kasi matanda na rin si inay. And then yung mga, ang anak ko, na naiwan pa namin sa Pilipinas. Mga kapatid ko, mga pamangkin ko, kung madadala ko lang lahat dito yung mahal ko sa buhay, dito na lang siguro kami. Parang, kasi ang alam nyo, ang Riyadh, ang Saudi Arabia, napaka-safe dito. Susunod ka lang talaga. Susunod ka lang sa kung ano yung mga panuntunan, sa mga bawal, syempre, of course, kahit naman saan. Pero ang sarap mamuhay dito sa Saudi Arabia, mga lalas. Napaka-sarap mamuhay. Tingnan nyo nga, walang pollution, oh. Ang mga sasakyan, oh, wala kang makikita na ano, muusok, hindi katulad sa Pinas, oh, ang itim-itim. Ganda ng Riyadh kapag gabi. Ang daming ilaw. Siguro naririnig niyo yung hangin kasi since nga nung nagpa-COVID talaga, every time na sumasakay ako sa ibang sasakyan, sa hindi namin sasakyan, talagang mas preferred ko na naka-open yung window. Kaya sorry naman kung naririnig nyo talaga yung hangin sa labas. Kasi gusto ko open yung window. Tapos yan, ayan. Sala na. Tapos mga lalabs, na sabihin ko din sa inyo, yung kuya ko, siya din yung nagturo sa amin ng paggigitara, kumanta. Alam mo, lahat yung first learning namin, parang ang kuya ko yung nagturo sa amin. Kasi siya yung lagi naming kasama. Although marami pa naman akong kuya, pero ano, nagtrabaho na sila, nag-asawa na sila. So, yung kuya ko talaga yung kasama namin. Itong kuya ko na pupuntahan natin ngayon, mga lalabs. Kaya, siguro kung meron lang akong pera na marami, ipapasara ko ang isang restaurant. Tapos, ano, para lang sa kanya, kakain kami lahat. Kaso, mapifulus. So, ayan. Naka-stop kami. Nasa stoplight kami. Bilar, after stoplight, we will left, ano? And then we are near? No. Bilar, I forgot to get the number. I hope it will not affect my, ano, my video.
You are the one who will call, huh? So ayan. So si Kuya dito siya nagtatrabaho sa Riyadh Care Hospital. Government hospital din ito dito sa Riyadh. And then I praise God talaga na mabait ang Lord, maganda ang kanyang trabaho, maalwan, and then nai-enjoy niya. Ayan. So ayan, ang laking hospital din. Ganyan kayaman ang ano, ang Riyadh, ang Saudi Arabia. Ang lalaki ng hospital, and talagang napakaganda nung ano, services nila dito when it comes sa mga medical services talaga. Tsaka hindi nila pinapabayaan yung mga staffs nila. Napakaganda. Facility, lahat. So, ayan. Close na yan. Kung mapapansin yung mga lalabs, kapag prayer time dito, close yung mga stores, lahat malls, yan. Ayan. Ito yung hospital na pinagtatrabahoan ni Kuya, Riyadh Care Hospital. So ayun. Pupunta kami dyan. We will park at the gilid where we can call Kuya. And then I think Bila, we can just park in the front. The same. I think yeah, if there's any. Because Bilar, I didn't call my kuya yet. I forgot to give you the number. Wait.